FYI is back, and I'm your host, Willie Espiritu, and this time with Vice Governor Ramon Lacbain of Zambales. Partner, kumusta? Ito, mabuti ka, Willie. Kumusta ang Holy Week? Okay naman. At siguro pag-usapan natin, kasi patapos na ang summer. Opo. At magpapasok ka naman. Mm-hmm. Ngayon, sabi nila, ang edukasyon ang siyang hindi nananakaw sa isang mamamayan o isang tao. Opo. Ngayon, napansin ko dito sa kabuuan ng Zambales, from Subic to Santa Cruz, napakalalaki po ng mga public schools, bawat bayan. Ito po yan, sa Zambales mapapansin talaga na meron po malalaking mga school buildings dito dahil yan po ay naging proyekto ng provincial government ng Zambales noong mga nakaraang administrasyon pa. No? Alam mo, Kawili, dito sa Zambales, natutuwa tayo dahil nung simula nung pinalakas din po natin yung Public Employment Service Office ng Zambales at tayo po'y nakapag-ugnayan sa TESDA at tuwing tayo po'y naimbitahan magsalita, nasusulsulan po natin yung mga iba't ibang mga institusyon dito na magtayo na ng mga vocational technical courses, na magtayo ng mga vocational technical schools, no? Mm-hmm. Kaya ngayon dumami po sa Zambales yung ating mga vocational technical schools in partnership with TESDA. Kaya yung mga bata ngayon, ang motivation din natin sa kanila, kung hindi nila kayang magkolehiyo, hindi sila dapat mahiya na sila'y kumuha ng mga vocational technical courses dahil mas madali pa nga po makapagtrabaho yung mga vocational technical courses graduate. Yung binabanggit mo na mga technical vocational, ito yung tinatawag natin TVIs, no? Technical Opo, Vocational sa Institution. Sa Kabuuan, ito po yung may asosasyon na tinatawag nilang USAPTI. USAPTI, o Longa po, Zambales Association of private institutions. Ngayon, kung kayo po ay high school graduate, automatically, yung mga different programs or courses na nakapaloob dito sa mga private institutions na ito, ay libre din, partner. Opo. Dahil karamihan dito, kung merong scholarship na naipagkakaloob. Mm-hmm. Di ba? Ngayon, yung iba naman, paying students, kung tawagin, Opo. Para kung mag-undergo sila ng 3 months course or 4 month course, or meron din tong 2-year course or 4-year course na tinatawag na ladderized, ito po yung madali sila makahanap ng trabaho. Tama po yan, Kawili. Kaya nga maswerte nga po yung mga taga Zambales sapagkat sabi nga ninyo, talagang dumami po yung mga tertiary institutions dito na naging kapartner po ng TESDA na nag-o-offer po ng mga tinatawag nating technical vocational education, no, para sa ating mga bata. Kaya nga po, kailangan mamili na lang sila. Kasi kung gusto nilang magkolehiyo, pwede silang mag-aral sa mga private colleges o kung hindi naman, mas maganda sa ating mga state university dahil meron siyang 7 campuses. At kung hindi nila kaya pong magkolehiyo, mas maganda kumuha sila ng mga vocational technical courses. Yes. At sabi nga ninyo, in partnership with TESDA, marami po sa mga kursong ino-offer ng mga schools na ito sa atin sa Zambales, sa ilalim po ng USAPTI, ay halos puro libre na po eh. Oo, oh, at ang maganda dyan, partner, nilalagyan natin ng dual training system. Opo, ano? Opo. Diba, pag sinabi mong 3 months course or 2-year course, yung kalahati ng training, doon sa institution, yung kalahati, doon sa actual na trabaho, Opo. At nakaka-receive sila ng at least 50% to 75% Opo. Nung doon sa allowance ano, o salary. Ano ba, once, ang regular salary is 400, makakatanggap sila ng mga at least 250 to Opo, 200 Opo. Or 75% of that habang nag-aaral, nagtatrabaho na rin. Kaya maganda po yun eh. Kaya nga, sabi nga natin, pagka merong isang kabataan ngayon na hindi ho nag-aaral, palagi ko eh, hindi niya na pwedeng ikatwiran na kasi siya ay mahirap. Kung hindi, palagi ko, katamaran na lang ang problema doon. Dahil dito na po lahat ng oportunidad at nandiyan po yung ayuda ng ating pamahalang nasyonal, pumagitan ng TESDA, ng ating... Hindi lang TESDA, partner. Ngayon na ang ini-introduce ng GIS Institute of Technology, no, na isang membro ng USAPTI, nakakakuha, kung kayo kamag-anak, pinsan no ng isang OFW nagpo-provide na rin pwede ng scholarship sa OWA nagpo-provide na rin niya ng scholarship. Tama po. Oo. Ngayon na ang problema year 2013 hindi na pagkaloban ng kabuuan ng Zambales ng scholarship ng TESDA. Samantalang marami namang
Marami bang naitutulong ang probinsya ng Zambales sa test dab dito sa atin, partner? Ay, kung sa dami po, talagang napakadami. Kagaya po yung kanilang training center, yung kanilang assessment center na nandiyan po sa iba. Mm-hmm. Lahat ng yan ay pinunduhan po ng ating provincial government ng Zambales. Mm-hmm. Ako naman po, kahit maliit lang ang pondo ko sa Zambales peso, pero kapag kailangan po ng konting financial assistance ng TESDA, nandiyan po tayo para umayuda. Mm-hmm. Kaya siguro, medyo magtatampo naman tayo sa TESDA sa pamumuno ni Secretary Villanueva kung hindi po nabibigyan ng tulong po naman ang lalawigan ng Zambales. At mas masakit pa lalo pag malaman mo na yung ibang mga probinsya ng Central Luzon ay nakakatanggap ng mga tulong o ng pondo para sa scholarship galing sa TESDA, pata sa Zambales ay wala nakakarating. Kaya nga, ibig ipaabot sa'yo ng usapti, partner, no? 2013 at ngayon eh, 2014, January to April, eh wala pang nailalambing ang TESDA sa kabuuan ng Zambales, samantalang sa Bulacan, sa Nueva Ecija, ay nabahagian na. Baka gusto mong panawagan si Secretary Villanueva, partner. Opo, nais po nating manawagan kay Secretary Joel Villanueva ng TESDA na kung maaari po ay mabigyan nyo naman po ng pansin ang lalawigan ng Zambales. Lalong-lalo na po dito, kita nyo naman po, talagang very aggressive po yung aming employment facilitation campaign dito dahil hindi naman po sa nagyayabang kami ni Kawili. Ang Zambales po ay tinanghal na po bilang best peso sa buong Pilipinas. And at the same time, Vice, si Vice Governor Ramon Lacbain po, dati-rate, siya yung pinaka-manager ng peso sa kabuuan ng Zambales. But this time, hindi lang Zambales. Buong Central Luzon na po tayo. Buong Central Luzon, buong Region 3 ba yan, partner? Sa buong Region 3, opo. Kaya yun nga po, nais nating idihin yung ating panawagan kay Secretary Villanueva na Sara, para maging maganda po yung programa natin ito, mas buo po siya habang tinututukan po namin ang todo-todo yung programa sa Hanap Buhay, ay sana matulungan po natin yung mga kabataan dito na sila po yung makapag-aral ng libre sa pamamagitan po ng tulong na financial galing sa TESDA. And for the information of TESDA, magkakaroon po ng MOA, ang peso office at ang USAPTI. Mm-hmm. Pakibanggit mo nga, partner, para masagot natin yung dual training system at yung Pegasi. Okay. Para doon sa nakatapos dito sa mga institutions na ito, ay nakaabang na yung trabaho sa ating mga mag-aaral. Totoo po yan. Nakatakda nga pong lumagda sa isang pagtutulungan po ang USAPTI o ang Zambales Association of Private Technical Private Tertiary Institutions at ang Zambales Peso para po mabuo po namin yung aming layunin na pinagyayabang natin, Kawili. Ang Zambales ang the first and only province in the entire Philippines na lahat po ng municipal peso ay na fully institutionalized na. Yeah. So ngayon po, ang target natin in partnership with USAPTI na Zambales will be the first and only province in the entire Philippines na lahat po ng mga tertiary institutions, lahat ng kolehiyo dito, lahat ng mga technical schools dito ay makakaroon na rin po ng peso. Magkakaroon na rin po ng Public Employment Service Office sa kanilang mga paaralan upang sa ganon ay matutukan po natin yung pag-assiste sa paghahanap ng trabaho doon po sa mga nagtatapos sa mga eskwalahan na yan ng Zambales. At tinutulungan din po siyempre ng TESDA. Yan ho, ang pinakamagandang bago naming gagawin dito, siyempre with the help of the Vice Governor. Okay. At marami din itutulong sigurado si Governor F. Dani dahil alam mo, kayong dalawa, ang ganda ng partnership nyo, partner eh. Talagang, pag sinabing edukasyon, nakatutok. Pag sinabing turismo, nakatutok. Eh, lahat na tinututukan nyo. Bakit ba tutok na tutok kayo, partner? At totoo po yan. Nagpapasalamat tayo siyempre kay Governor F. Dani sapagkat ako naman po, aaminin ko, kahit na ako po ay volunteer peso manager ng Zambales, pero kung hindi rin po ako suportado ni Governor F. Dani, hindi ko naman po magagawa yung mga naisip po mga programa, proyekto para sa peso. Kaya talagang tumatanaw po tayo siyempre na malaking utanalog kay Governor F. Dani. At yun po yung maganda sa partnership namin. Kumbaga, meron siyang ibang mga programa tinututukan po niya. Mm-hmm. Samantalang ako naman po, bilang konting contribution ko sa kanyang administrasyon, hindi lang bilang Vice Governor, alam nyo, madali naman ang Vice Gov, magpipreside ka lang ng session, di ba? Pero yung trabaho ko bilang peso, ang pinakamalaking itutulong ko naman sa kanya ay tutukan po yung programa sa Hanap Buhay, sa kabuhayan at sa pagninegosyo dito sa aming probinsya. At with that, thank you so much, partner. Thank you rin. Thank you rin po. At sa susunod, pag-uusapan naman namin ni Vice Governor, ano ba ang bago para umusad lalo ang agrikultura? At pagbibigay impormasyon ni Vice Governor Ramon Lacbain. Pagbabalik ang FYI. GIS Institute provides ample space with complete teaching and training facilities.
faster and accurate learning and skills development, ready for work training. Learn and earn at GIS Institute. Future mo, shoot na shoot!